pangalan niya ay nakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 4 ng Nobyembre. Atin pong gunitain si San Carlos Borromeo, isang obispo. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa witan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang mga intensyon para sa mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa matagumpay na sinodo ng simbahan at para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay Panginoon ng kabutihang loob. At tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na mapahayag ang kanyang kabutihan kung tayo marunong magpakumbaba. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, dapat unahin natin ang magpakumbaba sapagkat ang magpakumbaba ay siyang itaas ng Panginoon. Kung mayroong magkumbida ng salo-salo o handaan, ang pagpakumbaba ay mahalaga. Sa buhay natin, kuminsan mayroon tayong pinipili na gusto natin gawin o luklukan na kung saan doon tayo. Ngunit nakalimutan natin ang bili ng ating Panginoon na dapat lagi tayong bukas sa lahat ng mga pangyayari at higit sa lahat, marunong tayo umunawa at magpakumbaba. Sa mga sandali na tayo nagmamalaki sa ating sarili at dahil sa ating karupukan tayo nagkasala, lumulog po tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino mong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo
para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hentil ang kaligtasan. Nang sa gayoy, mangimbulos sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga Hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik-loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga Hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga Hentil ng pagkakataon. Ngunit, ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat.
Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pumihinga, si Jesus ay inanyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay mga puwang nakalaan sa mga piling panauhin. Kahit sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka, ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang mag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, mari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisira. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang napapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Nobyembre at ngayon ang 4 ng Nobyembre ay ating ginugunita ang isang santo na si San Carlos Borromeo. Dito natin maunawaan ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, Versikulo 11, sapagkat ang napapakataas ay ibababa at ang napakababa ay itataas. Dahil si San Carlos Borromeo, siya'y pinanganak noong 2 ng Oktobre, 1538 at namatay noong 3 ng Nobyembre, 1584, ay mula sa maharlika na pamilya, sa dalawang maharlika na pamilya. Una sa mga Borromeo, sapagkat ang tatay niya, si Alberto Secondo Borromeo, pangpito na konti ng Arana, Italia, at ang kanyang nanay, si Margherita de Medici, ay mula din sa maharlika na pamilya ng mga Medici na kapatid ng ni Papa Pio IV. Pero siya ay maharlika, pero siya ay nagpakahirap dahil noong nagkaroon ng
ng salot noong taon 1576 o 1576 at nagkaroon ng tagutom, siya ay nagpakain ng napakaraming tao. Halos 60,000 o 70,000 ka mga tao dahil sa salot mayroong mga tinatawag na Black Death noon. At siya ay nagpakumaba, humiram pa siya ng pera at nabuhay na parang isang aba at mahirap dahil marami siyang tinutulungan at pinapakain. Dito natin maunawaan na ang lahat ng mayroong tungkulin dahil siya ay hindi lang siya naordena pare, bata pa, 25 years old, naordena siya na pare at mga ilang buwan lang na ordensya ng pagkapare, September 4, 1563. Nahirang siya ng obispo, December 7, 1563. At ginawa pang kardinal ng Romanya. Siya ay nagpakumbaba sa kanyang katayuan na may malaking influensya sa konsiho o konsilyo ng Trent, Council of Trent. At siya ay nagtayo pa ng isang grupo ng mga tinatawag na Oblates of St. Ambrose na lahat ng ginagawa niya ay para sa simbahan at siya ay mapagkumbaba na kung saan nagbigay siya ng mga ng halimbawa paano rin tayo magkaroon ng pagpakumbaba sa ating buhay. Sa pagpakumbaba, lalo po nating napahayag ang kadakilaan ng Diyos. Dahil kung tayo ay nagmamataas, akala natin para na tayong Diyos. Dahil sobra ang hambog, sobra ang mga sinasabi. Pero kapag tayo mapagkumbaba, napahayag ang una sa lahat ang kabukasang loob, ang kabutihang loob, at handang pagtanggap dahil marunong magpakumbaba, marunong tatanggap sa kapwa, marunong din na tatanggap ng mga pagkakamali. Kaya kung tingnan natin ang dahilan na kung saan hindi gaano natanggap ang ating Panginoong Hesus, ayon pa ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tagaruma, Kapitulo 11, Beso 1 hanggang 29, na sila ay nagmamatigas at sila ay hindi marunong magpakumbaba. Pero dahil sa kanilang hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, ito ay nagbigay ng daan ng pagkakasundo ng mga hintel o yung mga hindi Hudyo na kung saan nakatanggap ng biyaya ang lahat dahil sa pagkatisod at ang hindi pagtanggap ng mga Israelita sa ating Panginoong Hesus Nazareno na isang Mesiyas na hinihintay ng tao upang magligtas. Kuminsan, dapat nating tingnan ano ba ang ating pagsintro sa ating buhay. Dahil kung tayo ay titingin lang sa ating sarili, hindi natin alam kuminsan kung paano harapin ang hindi natin gaanong kilala na sarili na ating sarili. Sapagkat doon sa loob ng ating pagkatao, ang hindi natin napansin at nakikita ay ang pagtutunggali ng ating sarili na kung saan nadala tayo sa daloy ng kinamalingan natin na ito ay sumusuway na sa kalooban ng Diyos dahil pinailal natin kung anong gusto natin, kung ano ang ating mga panindigan at paningin sa buhay at hindi ang tama. Kaya ang mga mali, ginawang tama, at ang mga nagtuturo ng tama ay siya pang binatikos at sinasabi na mali ka, na kung saan yun ay dahilan lang ng pagmamataas o dili kaya pagkahambog sa sarili. Kaya kung marunong tayo pagkumbaba, marunong tayo makinig. At sa ating pagkinig,
pakinggan natin sa loob ang ating puso, una sa lahat. At kung pakinggan natin ang kaibuturan ng ating mga puso, atin po makikita na riyan pala ang tunay na pagkatao natin. At kung ating makikilala ang tunay na pagkatao, magkaroon po tayo ng kabukasang loob at handa po nating matanggap kahit sinong tao, kahit sino pa man. At ang ating pagtanggap sa ating kapwa na punong-puno ng pagpakumbaba ay isang pagtanggap din ng ating Panginoon. Hindi ba ang ating Panginoong Hesus, siya mismo ay unang nagpahiwatig at nagtuturo sa atin paano magpakumbaba? Siya mismo na Diyos ay nagpakumbaba. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya ay nagkatawang tao upang suma sa atin, upang yumaman tayo sa mga bagay na espiritual at ang ating pagkayaman sa bagay na mga espiritual ay ang pagkilala sa tunay na sarili natin na tayo ay imahin at larawan ng Diyos na nagpakumbaba at sa pagpakumbaba makikita po ang pagkadakila ng ating pagkatao na imahin at larawan ng Diyos sapagkat lahat tayo ay dakila kapag ka mapagkumbaba. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin, una, kailangan na sa nagkatunggali na puso natin, huwag ipairal ang ating gusto at kinamalingan. Bagkos, ating tingnan, ano ba ang para sa Diyos, ano ang kalooban natin na kagaya ng ating Panginoon, na ano ang katotohanan, ano ang dapat na isabuhay at ipahiwatig at ipahayag para sa iba, sapagkat ang katotohanan ay siyang magpalaya sa atin. Pangalawa, na kahit nasa totoo tayo, marunong tayo magiging bukas sa ating kapwa na mga kanilang mga opinyon at mga ideya, makinig sa kanila at kung sila may nagkamali, pakinggan pa rin natin pero ayusin natin at ipahayag na hindi tama ang kanilang sinasabi o kanilang ginagawa. At pangatlo, dahil kung mayroon tayong pagkinig, ang mga esensyal na mga bagay na lalong mahalaga at importante, siya pang mabigyan ng tunay na tuon o focus sa buhay. At dahil doon, atin pong makikita ang tunay na sarili. At kung makikita ang tunay na sarili, atin ring makikilala ang Diyos. Dahil ang tao na nagpapahayag sa kanyang totoong pagkatao ay nagpapahayag sa katunayan ng Diyos dahil tayo imahin at larawan ng Diyos. At sa loob ng ating mga puso, nariyan ang kabutihang loob. At ang mga taong mga nasa bisyo o mga taong napakahambog at laging nagmamura, ang mga taong ipinagmalaki ang ilang sarili ay mga taong natatalo na ng kanilang tunay na pagkatao at sarili sapagkat hindi nila matanggap ang kanilang pagkakamali. At dahil hindi nila matanggap ang kanilang sarili at pagkakamali, hindi rin nila matatanggap ang ating Panginoong Hesus. Ganon ang nangyari sa mga Hudyo. Iyon ang sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ganon din ang nangyari sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, na kung saan nag-uunahan ang lahat ng mga Hudyo kung sino yung makaupo sa kabisira. Samantala, hindi sila ang pinakaunang panauhin. Ang pinakaunang panauhin na nagkumbida sa kanila. Ang pinakaunang panauhin ay si Kristo mismo. Siya dapat ang naroon sa pinaka upuan na para sa mga panauhin na espesyal. Pero sinasabi niya, doon lagi tayo sa buok, sa upuan, sa luklukan, sa mababa na kalagayan upang ating makita ang ating pag-usad sa tulong ng iba na makita ng katotohanan, pag-uusad na may paggalang at tayo na marunong umunawa sa ating sarili at hindi nagpapairal kung ano ang ating gusto, hindi nagmamalaki sa sarili
dahil wala naman dapat tayong ipagmalaki. Diyos lang ang siyang tunay na mapahayag na pinakadakila. Tayong lahat ay mga nilikha lang. Wala tayong silbi kapag ka wala ang Diyos. Kaya sa ating pagpakumbaba, ang Diyos ay napahayag natin na dakila. Sa ating pagpakumbaba, marunong tayong umunawa at marunong tumanggap na may paggalang sa ating kapwa. Sa ating pagpakumbaba, marunong tayong magmahal sapagkat wala pong pag-ibig kapag ka wala pong pagpakumbaba. At sa ating pagpakumbaba, marunong rin tayong makipag-usap sa Diyos bilang kanyang mga nilikha. Hindi po mangyari ang tunay na pag-ibigan sa Diyos at pakipag-usap sa Kanya sa panalangin kapag ka hindi tayo marunong magpakumbaba. Lalahanin natin sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang nagpakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Marunong tayo magpakumbaba at atin pong makikilala ang ating pong Hesus Nazareno ng tunay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kanyang Anak na si Jesucristo. At atin pong itutugon, Ama, ibibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa na may pagmamahal na hindi tinitignan ang sarili. Panalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna na ng lumisan sa mundong ito naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon aming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matuto nawa kami kay Hesus na laging handa sa kaninumang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Tingnan namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
tayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita. Ipagkalubong ito, dito'y aming makapakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa pakanan ng tanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay ng marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Carlos Borromeo ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong oliran. At paging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. So, malayin ka lang iniukol kaisa ng sa mga dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga ilisisiawit ng papuri sa mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at palahanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Nagliminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ang magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Tusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanuin na patin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na malabirhin Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Carlos Borromeo, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya ng Hesus Kristo sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapatid, sa lupa namin umalis.
Iyon po ang wala pang kopya ng Lectio Divina. 130 pesos po ito. Available po doon sa Information Guard. Isang libro, 130 pesos. Kakatulong po ito para sa pagnanilay para sa ating Punisus na sarili. Announcement, available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. to 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kawang loob po kaming nalangin at kami nagmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia kay narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang na Bahay Jesus Nazareno kay minaugnay sa ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong at nagbibigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Tayo'y pinalahanan ng ating Panginoon upang tayo'y umibig ng Diyos sa tunay. Marunong tayong magpakumbaba at sa ating pagpakumbaba, marunong rin tayong magmahal sa ating kapwa at pumahal sa ating sarili. Ngayon na po ang pagbabasbas. Mangyari po lamang, itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na Manila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng bilisyon ito naway malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno.